consumer's welfare month ay magaganap mula October 18 hanggang 31. So dito po ay makikita nyo yung mga iba't ibang produkto ng mga local producers at meron ding mga guests na galing din sa iba't ibang mga probinsya. So tara, puntahan natin at pausapin natin yung mga nag-participate. Mga kakwentuhan, nandito na naman tayo sa kabilang stall na ang kanilang produkto ay mga bamboo. So itong business na itong pangalan niya ay Northway, na matatagpuan din po ito sa bayan ng San Juan, La Union. So ang isa sa mga product nila ay ito po yung mga gawa sa mga basket. Na ano bang yung mga pwedeng paggamitan nito? Pwedeng mga planters, lalagyan ng halaman, pwedeng lalagyan ng bigas. Alam niyo po ba nung itong basket na to ay nung panahon pa ng ating mga ninuno, pinaglalagyan ng asin at pwede rin itong paglagyan ng bigas, di ba? Pero ngayon, mas naging nagkaroon na ng innovation dahil yung simpleng labba ay linagyan na ng handle para mas madaling bitbitin. Hindi lang yan, mayroon na siyang small version para sa mga anik-anik. Oh, mayroon din. Pwede paglagyan ng pen holder. Pang-opisina. Mayroon din paglagyan ng mga jewelries. Quality. Ito mga kapwentuhan, isang sentro, mayroong malaki, large. Ano rin siya? Small version nito. So makikita nyo mga kapwentuhan, yung mga sinauna na produkto ay nagkaroon ng smaller version. Yan. May malaki, may second, tapos pinakamaliit. So ito maraming gamit din to. Pwedeng paglagyan ng mga anik-anik. At ito po, kung natatanda nyo pa ito, maalala nyo, kasama na rin ito sa mga nakalakihan natin kultura. Ito yung tinatawag na bayong. Bayong ni Lola. Mayroon palang maliit. Kasi yung nakalakihan ko na bayong, yung pangpalengke. Pero mapapansin nyo, itong bayong na to, bicolor. So pwede mo siyang, hindi lang siya itong bayong na to ngayon, nag-innovate din. Hindi lang siya pangpalengke. Ay pwede rin pang-opisina. Yan. Yan, pwede rin pang-opisina. Lalagyan ng kung anong mga gamit. Mayroon ding mas malaking version nito. Ito oh, mas malaki. So yan lang po mga kakwentuhan dahil wala rito yung may-ari. Sumaglit lang ako rito dahil wala yung may-ari. Wala akong ma-interview kaya ngayon, nandito naman tayo sa kilalang produkto ng La Union. Ang isa sa mga kilalang produkto ng La Union ay ang mga furniture. Yan, furniture. Yan. Okay. So, matatagpuan itong mga furniture nito sa Pugo, bayan ng Pugo, sa bayan ng Rosario, at sa bayan ng Burgos. So, itong pupunta natin ngayon ay matatagpuan ito sa bayan ng Burgos, La Union. So, makikita nyo mula sa maliliit na mga sandok, as usual, yung pangkamot. Yan. Oh, ito yung kakaibang. Dati, plain lang siya na ganito. Ngayon, nag-innovate. So, yung anong tawag nito? Siyansi? Nagkaroon na siya ng butas. Di ba? Para magiging kakaibang. Tapos, mula sa Almeres, pangdiktik. Mayroon din silang mga tissue holder.
Ngayon, pupuntahan natin yung may-ari at kapausapin natin kung paano sila nakakasurvive. Kung paano nakakasurvive yung kanilang hanap buhay, yung pagpo-furniture ngayong panahon ng pandemic. Tara! Ate! Ate! Magandang pangalan. Ano na pong pangalan natin? Sherry! Sherry ng? Marcos. Ano pa yung pangalan ng business natin? Ngayon po mga kakwentuhan, kung gusto nyo, pwede nyo hanapin si ate dito sa CSI hanggang October 31, 2021 na. Ngayon, kung wala siya rito, pwede nyo siyang puntahan yung shop niya sa Barangay Bilis, Burgos, La Union. So, nandun yung kanyang shop. So, kakausapin natin. Siya si ate Cheryl. Okay. Gumagawa din kayo ng table. Gumagawa rin sila ng mga dining table. Pwede rin magpa-personalize. Ano? Pwede tumatanggap din sila ng personalize. Ito pa mga kakwento ano. Alam nyo ba kung saan magandang gamitin to? Pagpatungan ng mainit na kaldero. Yan. So, yung furniture mo, kahoy na siya. Tapos, hindi ka gagamit ng ano. Ito na lang. Pahanan, ito sa sarita. Apo. O, ito po. Ganito to. Oh, meron din pala silang wine holder. Yan o. Kala ko walang gamit. Pwede, ang ito pala yung gamit niyo. Yan. Yan. Hindi naman tumatutumba. Mga magkano to? 200. Ha? 200. O, 200 daw mga kakwentuhan. Hindi kasama yung anak. Kasama ko yung anak. Ay, okay. O, ngayon ate. Kumusta naman yung hanap buhay natin ngayon? Okay naman po ngayon, sir. Okay lang? Anong okay lang? Daan mo sa okay? Okay. Ngayon, okay. Dumating na yung pandemic sa... Ay. Nakaka-survive na. Nakakakuha ng kayo ng order. So, yung mga order na nakukuha nyo, nakakaya ba niya supplyan yung pangangailangan nyo sa araw-araw? Pati yung mga worker. So, ibig nyong sabihin, hindi masyadong affected yung hanap buhay natin, yung pag-coordination ngayon pa ng pandemic. Hindi naman. So, ibig sabihin... May konti pa naman. So, ibig sabihin... ito po si ano? So, ibig sabihin, kumpara nung bago... Hindi, bago lang yung sabihin. So, kumpara nung bago pandemic. Kahit pa paano na. So, yung mga workers nyo, yung mga carpentero nyo. Ilan ba yung mga carpentero natin? Dalawa. So, ito lang. Meron din kayong mga extra. So, ito pa lang si ate. Ngayong panahon ng pandemic, ay tuloy-tuloy pa rin kahit pa paano yung mga order na natatanggap niya. So, kaya yung kanyang mga carpentero ay tuloy-tuloy pa rin yung kanyang trabaho. So makikita natin mga kakwentuhan, iba't ibang produkto, iba't ibang mga pamamaraan ng paghanap buhay ay iba't iba rin yung kanilang nararanasan para makasurvive ngayong panahon ng pandemic. So ate, ano naman ang advice nyo? Ano naman yung masasabi nyo sa mga nagsusumikap kahit sa maliit na paraan na kami maliit na kanilang hanap buhay ay nagsusumikap sila para makasurvive lang ngayong panahon ng pandemic. Ano naman yung masasabi nyo? Sabi ko lang, go lang ng go kahit may ups and downs, go lang para may time din ko. Ang dating kong time. Ano nga
nakakwentuhan ang sabi ni ate, kahit meron daw ups and down ngayong panahon ng pandemic, ay go na, go lang daw ng go. Kung sabi ng iba ay laban lang, siya naman ay go lang ng go. Tama?